Sa isang mundong nababalot ng makapal na usok, ang polusyon sa hangin ay patuloy na humahawi sa ating mga komunidad. Kami ang grupong naatasan upang lumikha ng isang dokumentaryo sa aming paaralan na magsisilbing tulay upang malaman ng mga manonood ang estado ng hangin na ating nalalanghap. Samahan ninyo kami sa isang kamanghamanghang paglalakbay tungo sa pag-unawa sa suliranin ng polusyon sa hangin at masamang dulot nito. Maraming problema ang patuloy na lumalaganap sa ating bansa gaya ng land pollution, garbage problem, plastic pollution, water pollution, loss of biodiversity, deforestation, overpopulation, at air pollution. Inatay ang 66,230 na pagkamatay noong 2019 ang naiugnay sa polusyon sa hangin. Naminarkahan ito bilang pangunahing sanhi ng pagkamatay at kapansanan dahil sa mga non-communicable diseases or NCDs. Ang gasto sa ekonomiya ay pare-parehong nakakagulat, kung saan ang polusyon sa hangin ay humantong sa pagkawala ng 2.32 trilyon pesos o 11.9% ng GDP ng bansa noong 2019. Ayon sa 2023 World Air Quality Report mula sa IQAir, ika-79 ng Pilipinas sa 134 na bansa na mataas ang polusyon sa hangin. Ngayon ay talakayin naman natin kung ano nga ba ang hangin. Ang hangin ay isang halo-halong mga gas na bumabalot sa mundo at bubuo sa atmosfera ng mundo. Ito ay binubuo ng karamihan ng nitrogen, oxygen, at maliliit na halaga ng iba pang mga gas tulad ng carbon dioxide, argon, at water vapor. Ito ay di nakikita, walang amoy, at walang lasa na substansya na mahalaga para sa buhay ng karamihan. Di kita at gayunpaman, ang hangin ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng ating buhay. Ito siya nagpapantili sa ating nagbibigay enerhiya, bumubuo sa kabaliran kung saan man tayo nabubuhay. Ang hangin ay isang pangunahing sangkap para sa paghinga ng tao at hayop dahil nagbibigay ito ng oxygen na kailangan para sa respiratory ng mga selula at produksyon ng enerhiya sa loob ng katawan. Nagiging medium rin ito para sa paghahatid ng tunog at nagpapangyari ng hangin na nagdudulot ng pagbabago sa klima at panahon. Higit pa rito, ang hangin ay may mahalagang papel sa siklo ng tubig ng mundo dahil naglalaman ito ng water vapor na nagkukumpol upang mabuo ang mga ulap at pag-ulan. Ang mga baga at respiratory system ay nagpapaintuol sa oxygen na makapasok sa katawan at carbon dioxide naman na lumabas, na mas kilala natin sa tawag na paghinga o respiration. Ano nga ba ang mga sanhi ng polusyon sa hangin? Maraming uri ng polusyon ang kinakaharap ng ating komunidad. Tulad na lamang ng air pollution, may itim at makakapal na usok na galing sa sakyan, galing sa mga pabrika at sa pagsisiga ng mga basura at sa paninagarilyo ng mga tao. Ang usok ng sasakyan ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng polusyon ng hangin. Kapag ang mga sasakyan ay gumagana at gumagamit ng mga fossil fuels tulad ng gasolina o diesel, naglalabas ito ng usok na naglalaman ng mga nakalalasong kemikal at labis na carbon dioxide.
Ang mga kemikal na ito, kasama ang iba pa, ay nagiging sanhi ng polusyon ng hangin na nagdudulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ang usok ng sasakyan ay nagdudulot ng iba't ibang mga komplikasyon sa kalusugan ng mga tao. Ito ay naglalaman ng mga kemikal tulad ng carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur oxide at mga particulate matter. Ang mga kemikal na ito ay maaaring maka-apekto sa sistema ng paghinga ng mga tao na nagre-resulta sa pagkakaroon ng mga sakit tulad ng hika, bronchitis at iba pang problema sa paghinga. Bukod dito, ang mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa cardiovascular system gaya ng mga sakit sa puso at dugo. Ang polusyon ng hangin na dulot ng usok ng sasakyan ay may malawakang epekto rin sa kapaligiran. Ito ay nagdudulot ng pagkasira ng ozone layer at paglala ng climate change. Ang malaking antas ng carbon dioxide na inilalabas ng mga sasakyan ay nagpapalala sa epekto ng greenhouse na nagiging sanhi ng pag-init ng mundo. Ang mga nitrogen oxide at sulfur oxide ay nagdudulot ng pagkakaroon ng acid rain na nagdudulot ng pinsala sa mga halaman, hayop at mga estruktura. Ang usok ng pabrika ay isa rin sa mga pangunahing pinagmumula ng polusyon ng hangin. Sa mga pabrika, ang mga kemikal, usok at iba pang polusyon na nagmula sa mga chimney na pinagmumula ng usok at kumakalat ito sa atmosfera. Ang mga kemikal at polusyon na ito ay maaaring magdulot ng malalang epekto sa kalusugan ng mga tao at sa kapaligiran. Ang usok ng pabrika ay naglalaman ng iba't ibang mga nakalalasong kemikal tulad ng sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, volatile organic compounds, at mga particulate matter. Kapag ito ay nalalangkap ng mga tao, maaaring magdulot ng sakit sa baga, mga problema sa paghinga, at ibang problema sa kalusugan. Bukod pa rito, ang usok ng pabrika ay nagdudulot din ng mga negatibong epekto sa kapaligiran. Ang mga kemikal at pollution na ito ay maaaring magdulot ng pagkasira sa mga ecosystem at likas na mga habitat. Ang ilang mga kemikal tulad ng sulfur dioxide ay maaaring magdulot ng pagkasira sa mga halaman at mga puno. Samantalang, ang mga nitrogen oxides ay maaaring magdulot ng eutrophication sa mga lawa at ilog na nagdudulot ng pagkamatay ng mga halaman at mga hayop sa tubig. Isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang deforestation ay nagdudulot ng polusyon ng hangin dahil sa pagtaas ng carbon dioxide. Ang mga puno ay natural na nag-a-absorb ng carbon dioxide mula sa atmosphere sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga puno sa malawakang antas, nababago natin ang natural na siklo nito at nababawasan ang kakayahan ng mundo na maayos na mag-absorb ng carbon dioxide. Bilang resulta, mas maraming carbon dioxide ang natitira sa atmosfera na nadaragdag sa epekto ng greenhouse at pag-init ng mundo. Ang polusyon sa hangin na dulot ng deforestation ay may malalim na epekto sa kalusugan ng tao. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide ay maaaring magdulot ng mga problema sa paghinga tulad ng asthma at iba pang mga sakit sa baga. Bukod pa rito, ang paglabas ng iba pang mga nakalalasong kemikal tulad ng particulate matter, volatile organic compound mula sa mga aktibidad ng pagtanggal ng puno ay nagpapalala pa ng polusyon ng hangin na nagdudulot ng panganib sa mga populasyon ng tao at hayop. Ang mga sunog sa kagubatan na madalas na pinalala ng deforestation ay isa pang malaking pinagmumulan ng polusyon ng hangin. Ang tuyong at napinsalang lupa na naiwan matapos ang deforestation ay napaka-susceptible sa sunog. Ang mga sunog na ito ay naglalabas ng malalaking halaga ng usok, abo at mga nakakalalasong mga gas sa atmosfera na nagpapalala ng pagkasira ng kalidad ng hangin.
Ang usok mula sa mga sunog na ito ay naglalaman ng particulate matter, carbon monoxide, at iba pang nakalalasong kemikal na maaaring maglakbay sa malalayong distansya na nakaapekto hindi lamang sa mga lokal na komunidad, kundi pati na rin sa regional at pandaigdigang kalidad ng hangin. Ngayon, aalamin natin ang pananaw ng mga tao tungkol sa suliranin sa hangin at sa pulusyong dulot nito. May ilan kaming interview tungkol dito. Halika at panoorin natin. Nagtungo kami sa isang karinderya kung saan kami kumakain tuwing lunch break. Nais naming malaman ang pananaw ni Ma'am Elena sapagkat ang karinderya nila ay nasa tabi lamang ng kalsada. Magandang umaga po, Ma'am Elena. Ito po yung tanong po namin. Ano po ang sa tingin niyo ang pinagmumula ng pulso sa mga ito? Pulso ba sa sakyan? Pulso sa mga sa tingin niyo po, paano po nakaka-apekto ang pulusyon sa kalusugan ng mga tao sa mga ito? Nagkakasakit yung mga nakakalak Ano ang mga solusyon na ginagawa o maaaring gawin upang labanan ng pulusyon sa hangin? Magsuot ng face mask, wag magsunog ng mga kasura. Thank you po. Pangalawang napagtanungan namin ay si Ate Jubel, na naapektuhan ng matinding usok na nagmumula sa katabing pabrika. Magandang umaga po, Ma'am Jubel. Ito po yung unang katanungan. Ano po sa tingin ninyo yung pinagmumula ng pollution sa hangin? Yung factory namin, tsaka yung pagsusunog ng mga dahon, kaya nang nauhulog dito sa mga puno. Magandang umaga, Ate Jubel. Ako po si Rica May Gregorio. Para sa pangalawang katanungan, paano nakaka-apekto ang pollution sa hangin sa kalusugan nyo at sa kapaligiran nyo po dito? Pagka yung sa factory, malakas yung nilalabas na usok, nahihirapan akong huminga. Sa bata din, sa anak ko, nagkakaroon siya ng ubo at nahihirapan siyang huminga din. Kaya ko. Pangatlong katanungan, Ate Jubel, ano ang mga solusyon na ginagawa nyo o maaaring gawin ninyo upang labayan ang polusyon sa hangin? Pagtatanim ng mga halaman gaya ng mga puno na nasa paligid natin. And then, pwede rin tayo magreklamo sa mga factory para iwas, gumamit sila ng mga iba't ibang chemical na hindi nakaka-apekto sa atin. Salamat po. At panghuli ay ang kagalang-galang na si Sir Treb. Nais naming malaman ang pananaw ng isang high school teacher at college coordinator tungkol sa problemang kinakaharap sa hangin. Ano po sa tingin niyo ang bilang mumula ng mga pollution sa hangin? Maraming pinagmumulan. Una dyan yung combustion ng sasakyan, pagsusunog ng mga basura, kasama na rin yung sunog kong minsan sa bundok, sa forest. So, part yun ng air pollution. Next po. Paano po nakaka-apekto ang pollution sa hangin, sa kalusugan ng mga tao at sa mga kapaligiran? Marami kasing maraming factor kapag nagkaroon ng combustion, nagkakaroon ng carbon monoxide, nagkakaroon kung minsan ng sulfur dioxide, at kung minsan, hindi siya natural na ma-intake. No, kapag na-intake siya, na-process ng tao, na singot at na-process sa baga, so maraming possible na maging sakit. Pwedeng magkaroon ng hika, pwedeng ubuhin, pwedeng magkaroon ng asthma at kung ano-ano pa. Ano po ang mga solusyon na ginagawa o maaaring gawin upang labanan po ang pollution sa hangin? Ayun, siguro una yung mga panukalang batas na una bawal magsunog. Pangalawa, pwede rin siguro yung mga ginagawa ngayon ng mga programa ng DNR para sa reforestation para maiwasan yung pagkasunog ng bundok
ganun din yung pag-iiwas at yung pag-segregate ng basura para if ever man ay hindi mahalo yung mga basurang nakalalason kapag ka sila ay nasunog. Ngayon ay nalaman natin ang pananaw ng mga tao ukol sa suliraning ito. Dapat na tayong kumilos upang mabawasan ang mga polusyon na tulad nito. Tulad ng mga... Bawasan ang pagsusunod ng basura. Limatahan ang deforestation. Magsulong ng mga proyekto para sa pagtatanim ng mga puno. Bawasan ang vehicle emission. Magsuot tayo ng face mask pag pupunta tayo sa mga lugar na mauusok. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, ang maliliit na ba ang magagawa ng epektibong pagbabago? Sama-sama, may babalik natin ang kalinisan ng kapaligiran at protektahan ng mga ito para sa mga susunod pang mga henerasyon. Bago matapos ang dokumentaryong ito ay, alam nyo ba na mayroong natural na naglilinis sa hangin, maliban sa ginagawa ng puno na photosynthesis? Ang ulan ay makatutulong upang maibaba ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na wet deposition o rainout. Narito kung paano ito gumagana. Isa, epekto ng panlilinis, ang pag-ulan ay nagiging likas na tagapaglinis na epektibo sa pagtanggal ng polusyon sa hangin. Kapag ang mga patak ng ulan ay bumabagsak mula sa atmosphere, ito ay nagkakaroon ng pagsalo ng mga partikuladong bagay at mga gas na naroroon sa hangin. Ang mga polusyon na ito ay sama-sama sa tubig-ulan, na nagre-resulta sa kanilang pag-alis sa hangin at paglipat sa ibabaw ng atmosphere. Dalawa, kemikal na reaksyon, ang tubig-ulan, lalo na kapag medyo acidic, ay maaaring magkaroon ng kemikal na reaksyon sa ilang mga polusyon sa hangin. Ito'y tinatawag na atmospheric deposition o acid rain, na maaaring mag-neutralize at mag-alis ng mga pulusyong tulad ng sulfur dioxide at nitrogen oxides na nagdudulot ng pag-asidik at pagkalikas ng usok. Tatlo, pagbabagsak ng partikula, ang pag-ulan ay tumutulong sa paglilinaw ng hangin mula sa nakasuspindeng partikuladong bagay tulad ng alikabok, usok, at iba pang maliit na partikula. Sinasalo ng mga patak ng ulan ang mga partikulang ito habang bumababa, na nagdudulot ng pagbaba ng kanilang konsentrasyon sa hangin. Ito ay nagpapabuti sa kalidad ng hangin at nagpapakalabos sa pangkalahatang kalidad ng hangin. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pag-ulan lamang ay hindi maaaring ganap na alisin ang polusyon sa hangin, lalo na sa mga lugar na may mataas na antas ng polusyon o mga patuloy na pinagmumulan ng polusyon. May mga polusyong tulad ng greenhouse gases na hindi masyadong naaapektuhan o nababawasan ng ulan. Sa makatuwid, ang pangmatagalang pagsisikap dapat pa rin na magtuon sa pagsasaayos ng polusyon sa pinagmulan nito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga regulasyon, pag-angkin ng malinis na teknolohiya, at pagpapalaganap ng mga praktikang may pinapanatiling kaayusan upang makamit ang pangmatagalang pagpapabuti sa kalidad ng hangin. Good day, I'm Cyril Joy Galvez Marine. Hi, I'm Heidi Elorde. I'm Karen Alay. Hi, I'm Riga May Gregorio. Alexander Campaner. Isaac Bautista. John Mike Logroño. Christian Dave Dante. Darren Sketchon. James Gados. We are the team.